Welcome back ulit sa aking YouTube channel, mga master. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng 3 volts, 5 volts, 19 volts ng ating laptop power rail. So itong video natin is request ito ng ating bagong subscriber. So keep on watching lang, mga master. Okay, so dyan muna tayo sa 19 volts. So ang 19 volts, mga master, is starting yan sa jack ng charger hanggang sa buong main power rail. So kalat yun, kaya madali lang i-test yung kanyang 19 volts kung missing pa. So ito yung kanyang charger jack. So tignan natin kung may reading siya. Papakita ko sa inyo. Set nyo lang sa DC volts yung inyong tester. So ito may reading to 19 volts. Okay, so ayan. And then papunta yan sa kanyang first MOSFET. So meron din tong 19 volts. Ayan. And then pupunta sa kanyang drain. Ayan. And then dito sa kanyang second MOSFET. So ayan, ganun lang kadali yung hanapin yung kanyang 19 volts. So magbibigay na rin ako ng tips para sa kanyang first and second MOSFET. Focus ko lang muna sa kanyang first MOSFET. So ito yung kanyang first MOSFET, mga master, ano. So halimbawa yung inyong na-encounter is hanggang dito lang ina-read ninyong voltage. Hindi na tumawid dito, ibig sabihin shorted yung inyong laptop. So maaring ito ang sira or yung sa may second, kaya kailangan nyo mag-voltage inject. So kailangan kasi tatawid dito yung kanyang voltage. So pinakita ko naman kanina, no, na hanggang dito sa kanyang drain is merong 19 volts. Kaya pwede nyo rin mahugutin to. Halimbawa dito nyo lang na-test yung 19 volts, hindi nga siya tumawid dito. Pwede nyo rin mahugutin to, maaari kasing ito lang ang sira. So may ganun din naman ako encounter na ito lang ang sira. Pwede rin itong second MOSFET o kaya sa kanya mga power supplies. So madami yun, mga master. So, kaya tinetest natin yung 3 volts and 5 volts, 19 volts, para mahanap natin talaga saan ang shorted. Madalas 19 volts yan, dito pala makikita ninyo missing na kasi no-off ng power management yung inyong power supply para hindi masira ibang components ng laptop, kaya ino-off niya. So ganun yung, mga master. Sa 3 volts naman is pwede mo yan itest sa pin number 8 ng ating BIOS chip. So ang switch is 3 volts din yan. May 5 volts din, pero ang kadalasan is 3 volts. Pero may mga pailan-ilan na 5 volts yung kanilang switch. Ang 5 volts, pwede mo yung itest sa USB port. Pero ang quickest way to check kung missing ang voltage ay main power rail. Yun yung 19 volts BIOS chip, 3.3, 3.5, ganyan. At yung kanyang USB port. So pakita ko sa inyo yung kanyang switch, meron tong 3 volts. So itong dinemo ko sa inyo is Samsung netbook to, paggawa lang din ito. So okay lahat ng voltage ito. So ito lang dinemo ko para makita nyo na saan natin makikita yung kanyang 3 volts, 5 volts. So dito sa switch niya, ayan, may reading dapat niya na 3 volts. Ayan, may 3.3. Okay. Ayan. And then hindi lang dyan yan, pati sa kanyang battery terminal meron din yan 3 volts. Ayan, meron din yung, mga master. Ayan. So sa BIOS chip, wala ito, no. Ito yung inugot ko siya kasi ipa-flash ko siya. Wala tong display.
So ito yung kanyang ano, bias chip na hinugot ko. Kailangan ko yan i-flush. Meron din naman na paraan na hindi na kailangan hugutin yung bias chip para ano, i-flush. So yung nahialam ko kasi is ano, hugot IC talaga, kaya ayan, binunot ko siya. Ito naman kasi bibihira lang to, masira. Ang ano lang dito is nakukurap yung firmware. Kung walang voltage, ang madalas yung linya lang ang sira, hindi yung chip mismo. So meron din naman na ano, paraan na ipa-flash mo lang siya gamit bootable na USB. Tapos keyboard combination. So gagawa din tayo ng separate video para sa BIOS chip na yan. Kasi iba-ibang klase na itsura niyan eh. So ipapakita ko na rin din siguro sa mga ibang video. Papakita ko na rin yung ano, yung reading ng BIOS chip. Tingin tayo sa ibang laptop board. Okay, so ito. Ito yung kanyang BIOS chip, mga master. So ito. So kailangan meron tayong ma-read dito na 3.3 volts. Pero dalawang klase ang BIOS chip. Meron na reading na 1.8, ganun. So check natin to. Sa kanyang pin number 8. Okay, so yun mga master, nakikita nyo, no? May reading siya na 3.3. So okay yung kanyang linya ng 3.3. Ngayon sa linya naman tayo ng 5 volts sa USB port, is makikita natin yun. Okay. Ito USB port niya. Ito yung MOSFET ng USB port. So check natin to kung mayroon siyang reading. Yan. Okay. Tester. Okay, so yan, mayroon siyang 5 volts. So okay din yung linya ng kanyang 5 volts. Ayan mga master, 5.1. So okay din yung linya nito. Okay, so ganun lang mga master ang pag-check ng 19 volts, 5 volts, and 3 volts. So bakit natin che-check yun sa pagre-repair? Kasi yun is kapag kompleto, no? Kompleto yung mga voltage niya, na-check niya lahat, pero hindi pa rin siya nag-on, maaring yung BIOS na ang problema. O kaya nabawa, ang nire-repair niya is no display, nag-on naman siya. Ayan, corrupted yun. Ang paraan nun is ipa-flash yung kanyang BIOS chip. Katulad nitong pina-repair sa akin, no? Ganun ang problema nito. Kaya hinugot ko niya na yung kanyang IC para ma-flash ko. So nanghiram ako ng flasher nun. So yun, gagawan din natin to ng lesson. Yung sa may BIOS chip niya, saka yung sa pagtetest ng MOSFET at sa kapasitor, wala pa ata tayong ganun tutorial. So gagawa din tayo ng mga master. Medyo busy lang sa pag-repair, kaya hindi agad makapag-upload ng tutorial. So kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa comment box section. So yun lang mga master. Salamat sa panonood. God bless.